Hello guys, welcome to my vlog. Samahan niyo ako sa aking journey pauwi ng Pilipinas. After 7 years sa wakas, makakauwi na rin ako ng Pilipinas. At ito na nga, tayo ay babiyahe papuntang airport. At dahil Ramadan, walang bus. Wala ko pa naman mag-bus papunta ng airport. Ayun, nag-decide na lang ako mag-taxi. At buti na lang may kahati ako sa taxi. Halos ang binayaran lang namin is 67. So binigyan namin ng 70 sa driver. Hati kami, 70 divided by 2. So ang binayaran lang namin ay 35 each. 35 dirham each. Nakatipid na kami. Tsaka mabilis lang yung biyahe. Sobrang lapit ng Terminal A sa Abu Dhabi City. Kaya mas okay talaga. Nag-taxi na lang kasi ang dami kong bitbit. Grabe, sobrang ganda dito sa Terminal A, Abu Dhabi Airport. First time ko dito at namangha talaga ako sa ganda niya. Sobrang ganda niya kumpara dun sa lumang Abu Dhabi Airport. Ang sosyal talaga ng airport dito. Ang ganda-ganda at saka luwag-luwag. At lahat ng pupunta nung may direksyon, hindi ka talaga maliligaw kasi lahat may arrow kung saan yung mga dapat pupuntahan. Napakadali ng access sa lahat. Kapag lahat merong CR, tapos makikita mo kung saan yung area na dapat mong pupuntahan, ang bilis ng process. Parang pagdating ko, nakapag-check-in agad ako. Bago ako mag-check-in, ang hinanap lang sa akin ay passport, plane ticket, and e-travel. Ang e-travel nga pala ay mas pinadali ng paggamit ngayon kasi bago na yun updated, mag-download ka lang ng app, tapos hanapin mo lang sa Play Store or Apple Store ang e-travel.ph. Sobrang dali mag-register kasi may sarili na siyang app. Hindi ka napapahirapan. Ang sasakyan ko pala pauwi ng Pilipinas ay ang Etihad Airways. Kahit medyo may kamahalan, kulang, may tabi naman. At ito na nga, papasok na kami. Ang boarding time namin ay 7:20 in the morning. Hintay-hintay muna kami bago yung flight namin pauwi ng Pilipinas. At sa wakas, papasok kami sa loob ng aeroplano. Excited na ba lahat umuwi ng Pilipinas? Kaso, hindi ka pa nakaka-uwi at nakakalapag ng Pilipinas. Iniisip na agad yung gagastusin mo at kung magkano mauubos mong pera. Buti ko may pera kang dala. Pero kung wala, nga. Iba talaga kapag Etihad Airways yung sasakyan mo, may paunan, may pakumot, kompleto. Meron pa yung headset, toothbrush, at iba pa. May libre din pagkain. Yun, pagkalapag namin sa Pilipinas, diretso agad kami dun sa may arrival area. Kailangan mo i-scan yung plane ticket mo at saka ititingnan ka, parang i-scan, tsaka ka pupunta sa luggage area. Hindi naman ganun katagal, bilis lang yung process. Sobrang matagalan lang talaga ako sa pag-i-scan ng barcode ng plane ticket, tapos konting hintay sa pagkuha ng luggage. Then after that, tapos na. Ganun lang kabilis. Hindi ganun kahaba yung pila. Yun lang yung nagbago. Mabilis yung process kumpara dati. Yun nga, nakuha ko na yung luggage ko. Tayo ilalabas na ng Terminal 3.
hintayin ko lang yung kapatid ko, tapos diretso na kami ng Pasay, Manila, kasi masyado nang late para umuwi ng probinsya. Tutulog muna kami sa isang inupahan kong bahay or condo unit sa may Pasay, para kinabukasan may energy kaming magbiyahe ulit pauwi ng Romblon.